Magandang magandang araw guys. Nandito na naman tayo sa ating segment, Ikaw, Ako, Totoong Tao. And today's guest is nandito si Gids. Yo. Hello Gids. Yo. Buti pinaunlakan tayo. Maraming salamat. Wala ko naman. Sikat na 'to eh. Ay grabe, hindi naman. Kung nakikilala niyo, ano 'yan? YouTuber sa Facebook, 'di ba? What do you do ba? So, 'di ba? Di yung mga cultural ano binibisit yes. mo no yes then, mga probinsya isa-isa and then mga tourism yun kasi yun ang purpose ko ano gusto kong puntahan yun okay so again si Sir Gids so introduce yourself to them kung gusto mo full name age yes height so what's up tangkad neto grabe naman so what's up dyan mga Gilagids and some viewers ni Randy Garrido so ako nga pala si Gids. You can call me Gideon na lang kasi ang full name ko talaga is Noel Gideon ko. Ah, may yes. Noel. Okay. Yes, may Noel. Kasi, pero madalas ang tawag sa akin is Gideon or Gids. Kasi pag Gids kasi, madali kasi ano itawag yung pangalan ko. Pag Gideon kasi mahirap bigkasin. Di ba? O nga no, Gideon, two syllable. Pero Gids, okay naman. Okay. Yes, okay. So, una sa lahat, I will promote my FB page. Pero marami akong FB page eh. Actually. Sige, go. Kung ano lang, go. So yung aking FB page yung photography services is GC Images and Creatives. You can book my my services for wedding, demo, yeah. KD, corporate or whatever. Yun and meron pa akong another page para sa portrait is Creative Portraits by Gideon Co. And then kapag gusto niyo ako i-follow para sa mga susunod kong content and mga adventure, you can follow Gide Stories and same as YouTube channel, FB page, TikTok and Instagram. And meron pong another Instagram account is Gideon Co's Travels. Nabulunan ako ng dami bro. Yes, may mga guest tayong ganito. Buti na pagpala tayo ng mga ganitong guest. Okay. So, okay. Ito ang tanong doon. Dahil nga, syempre na kikita ko may mga cameras ka dito. Yes. So, you flash into photography din. Pero bago yon. What do you do ba? Ano ba you do for a living or are you still in school or something? So yung ano, bago pumasok sa photography, yes. I graduated in ano yung in AMA, MA Computer Guys in Sisal, 2013. And Sarah Jeronimo, baka naman. AMA. AMA. Kasi ang course ko na kinuha ko is information technology kasi IT kasi parang mas tugon pansin ko yung ano yung technology kasi alam kong malaking opportunity ang when it comes to technology di ba kaya kinuha ko yung IT. Mm-hmm. And ang first word ko is video editor. Okay, so video editor pala talaga. Yes, video editor. Yun ang first work mo. Yes, kasi ano eh. What software ba do you use? Doon sa work ka, wag na natin banggitin. Okay. Yes, yung ano ko, Adobe Premiere. Ah, Premiere na talaga. Yes, kasi yun ang ginamit ko eh. Parang naaliw na ako sa Adobe Premiere. Pero wala ka pa sa photography noon, wala ka pa sa videography. So first work mo is video editor. Yes po, kasi ano parang ano eh, parang natututong ko nung ano nung meron kaming project sa school before yung gumawa ng short no film. Okay. So parang ako yung director, tumulong ako sa mga kagrupo ko. So from there na ignite na gustuhan mo. Actually ano, sa totoo lang parang hindi ko na siya parang naging flashback sa akin yung paggawa ng mga ano mga short film. Pero hindi ko naman i-focus ng short film kasi gusto ko yung ano documentary kasi gusto yung mga nangyayari. Yun. Pero parang ano, parang no choice kasi yun ang first job mo. Yes, no choice kasi ang hirap talaga magkaroon ng trabaho before sa corporate, di ba? So yun ang first job mo. Yes. So for how many years? Almost more than 6 months. Ganun. 6 months. So what happened? What ano bang yung ano when you transition from ano ba nauna? Videography, photography. Ano ba nauna sa iyo? So yung from editor. Simulan natin bago ka syempre bumili ka ng first camo, 'di ba? Or do you use your phone daw or what happened? Okay, so ano, medyo papasok na tayo sa photography, no. Okay, so nauna yung photography talaga. Yung photograph wala lang ano talaga, parang una ko talaga hobby ko lang pero nag-start talaga ako sa phone. Oh, sa phone pero photography. Hobby photography. Parang hobby lang, ganun. Oh, hobby nga, pero photography. Oh. Yes. Oh, okay. Yun so, na nga yun. kasi,
kilalang kilala ka nang lahat sa video eh, 'di ba? Sa videography. Pero sa mga freelance work mo, sa events, you do photography, 'di ba? Yes. So, 'yun, multi rin kasi siya. 'Yun lang din ang transition eh. So, ang mangyari, gusto lang natin malaman, saan ba talaga nag-root out 'to? So, coming from editor ka dahil no choice sa work, and then after that, simula ka sa photography using your phone. Yes. And what is your genre there? Ano ba yung sinushoot mo? Okay, so yung shoot ko yung ano lang, parang ano lang, lifestyle o kaya ano. Kasi gusto ko yung magkaroon ng memories since ng college. Kasi parang gusto ko magkaroon, parang trip ko lang kumakuha ng litrato, tapos ano, gusto ko magkaroon ng memories. Diba, may mga kaklase mo, ganito ganyan. Parang ano yun, parang gusto ko makipag-picture sa mga ano. Journal. It's parang a journal. Parang ganun na parang ganun na it's your journal. Oh. My life's journal. Ito yung kasama ko ngayon, yes. Diba? Ito yung mga friends ko today. So at least may memories ka na. Yes. Kasi yun ang nagagawa ng photography, diba? Yes. Isa sa nagagawa. Parang na. Ano, pabumpa kasi yung ano yung Facebook noon eh. Kasi uso pa yung mga laro-laro sa Facebook na, diba? Yun, tsaka ano, pag may mga ano, gusto kong may ano, malalalpan nila ako, no, ano, through camera, diba? Tapos ano, parang bumasok sa isip ko noon, parang gusto mag-adventurous kasi gusto kong makuha ko ng litrato eh. So what made you decide from cellphone transition to your first camera? Ano ba yung first camera? DSLR ba siya? Yes, DSLR pero wala siya dito. Oh, what is that? Model or brand? Yes, ano siya, Nikon D5100. Oh, 5100. And the lens is? Actually, yung D5100, ano, regalo sa kanya nung graduate ako ng college. Ah, okay. With what lens? Kit lens. Well. Oh, kit lens. So that's 1855. Oh, kit lens. Yes. Variable aperture. Okay. So, niregalo yun sa'yo. Yes. So definitely. So, ibig sabihin, hindi ka nag-decide to transition kasi binigyan ka ng camera. So, yes. Kasi nakikita nila hilig mo. Yes. Parang gano'n na nga. Oh, so what happened ba? So, ito na. May camera ako. The difference between the phone, di ba? So, di syempre, sabi kang magpag-aralan. Sabi kang matutunan. So, ito talaga, ano, nag-start ako na yung mag-coverage ako ng mga church event kasi parang na-inspired ako sa ano yung sa mga video na ano yung video yung ano yung mga praise and worship, di ba? Mm-hmm. Mga pag may mga fellowshipping. Yun, tsaka ano, sabi ko ano, kumapal yung mukha ko nung simula ako na ano, umatin ng youth camp. Kasi, ah, okay. Yes, youth camp, wala pa ako nisa lang noon kasi 2022 pa yun. Tapos, 2023, bigyan ako camera. Yun, sabi ko, pinag-pray ko na ano, gusto kong magkaroon ng ano yung passion ko. So yung parang ito na nga magkuha ng litrato, documentary, 'di ba? Yun, tsaka gusto kong magkaroon ng ano yung may memory lalo sa mga simbahan, sa church yun, pag may activity kasi ano yung memorable. Kasi mas gusto ko yung ano yung mga fellowship eh. Kasi may ligaw makipag-fellowship sa ibang tao. Chess ka. May number ba 'yan? May number ka dyan? Cellphone number? Bigay mo dito, kay Direk. Yan. I-type mo lang yung number mo. Okay. So yon. Dahil sa church. Yes. Siya nga pala, sa church worker din. Church worker. Just yes. Like me before, church worker din. And it comes to happen, we have the same umbrella church. Right? Yes. That's parang Jesus word. First. Yes. Jesus first, Taytay? Yes. Jesus first Taytay, so kami, Jesus first main, and then na-transition ako to Jesus first sa Muting Lupa kay Pastor Bonnie. Mm-hmm. Then mahal ko yun si Papa Bonnie. So, well, nasa Panginoon na siya. And then, transition lang ako to sa community church because malayo yung Muting Lupa. Pero Jesus first din. So, yun. Mm-hmm. So, doon tayo, actually doon ko tayo nakita eh. Sabi ko, si Gids, ano pala ito ah? Sa GF. Parang ano, sabi ko, ano? So, yun yung mga first projects mo? Oh, yung parang first project, pero sabi ko, ano, parang voluntarily talaga ako kumukuha ng mga events. Mm-hmm. Yeah, kasi, ano, yung nag-start off, youth camp, tapos, ano, basketball. Kasi may... Pero all in church to? Or yung basketball, liga-liga na sa labas? Parang, ano, pag may mga seminar sa church, ano, parang voluntarily, sige, ano, pumunta pero ako sa... Pero all church events, okay. Parang gano'n na ngayon. So, all church events, natutuwa ka na sa kanya... Ano satisfactory mo? Natutuwa ka lang? Kasi yun, definitely, wala namang balik pa, di ba? Oh, tsaka ano, nag-start ako, ano, alam mo ba, ano, yung mga ginukuha kong mga litrato, may pagkabara-bara ako. Kasi gusto ko yung ano, yung may, basta kung may kuha nang maganda, or kuha na lang, ano, okay na ako. Yun, pero kasi hindi ko pa alam yung mga conversation that time. Basta makover ko lang, okay na yun. Okay na yun, di ba? Yun, okay na yun. Kasi lalo sa basketball, ako, sige, ano,
Ang gulo-gulo sa basketball eh. Oo, kasi ano eh. Babara-bara ako kumuha talaga ng basketball eh. Saan mo natutuwa ako? Tsaka ano, memorable kasi ang habol ko. Oo, yun nga kasi. Yung memories kasi yun eh. Once you snap it eh, it will stay na eh. Yes, diba? Tapos kung it will stay as a memory, lahat ng makakakita, nakakapagbalik pa ng alaala nila. Yes, kung totoo. Lalo na isa sila dun sa nandun sa loob sa camera, diba? Sa pictures. Yes, alala ko yung sinabi ng isang elder dun, ano, alam mo, malaki yung bagay ano, ang photography kasi kapag tumatagal, babalik na yung alaala, diba? Yung pagsasama ng mga fellowshipping, yun ang ano dun, yun ang magandang purpose dun. Kaya, ano, diba? Kaya talaga siya maganda. Okay, and then after that, so nagbibideo ka na nun? Actually, ano, parang wala ako sa plano talaga mag-video kasi ano talaga, parang mas gusto ko parang mag-photography. Photography. Sa video. Pero all church events ba? Yes, ganun. Pero minsan nag-video din ako kapag ano, wala nun, trip-trip ko lang. Basta, pipiris mo lang yung record, di ba? Ando na yung camera eh. Yun na yun eh. Ando na yung ano mo, di ba? Tama na yung exposure mo, pipiris mo na lang, di ba? Ando na, di ba? Hindi ko ba alam yung ano yung exposure in that time. Kasi, pero what happened ba? Paano ba yung, when it comes to, kasi ngayon, mostly, sa ano mo sa line mo is video kasi nga pumupunta ka ng iba-ibang lugar then gumagawa ka ng mga documentary sa mga story ng mga lugar na pinupuntahan mo which is nakakalimutan ng iba taga doon sila hindi nila alam so buti na lang may mga kapatid na guides tayo na dumadayo pa sa inyo para ipakita sa ibang tao na kung ano ba yung culture ng lugar niyo kung ano yung kinaganda na mismo kayo hindi niyo alam guys yun namamahiya eh no yun. Pero paano yun sa video paano how that transition so bago sa video ano di ba ano alam niyo naman sa akin is nag-events din ako so katulad niyo so nag-events ka na yes, sa photography yes. From churches and then you entering into events na yes ano yung events alam mo yung first event ko is yung paid is debut. Kapay ko pa yun. Oh, debut. 2015. That's how 2015 yun. As photo. Yun, and then ano, yun, may nag-chat sa akin yun. Isa sa mga kaibigan natin sa Nikon Pilipinas yun, si Sir Michael Pacho, shoutout sa'yo. Si Michael. Hindi ko pa na-meet pero super friend yan. From North. Bulacan. From Bulacan siya. Yes. So, North part ng Northern Manila. Hindi ko pa namimit si... Bibisita namin yan, promise. Bibisita natin. So, ano, ang sabi sa akin, ano, di ba, ano, that time kasi nag-arap ako ng work kasi nahirapan mag-trabaho. Tsaka may patapos ng kontrato noon. Yun. So, sinatao ni Pacho kasi sabi, ano, sumasama ba sa wedding? Sige, papayag ako. Kasi, ano yun, that time nag-arap ako ng trabaho. Hindi pumayag na, ano, kasi, di ba, wala akong intention na, ano, pasok ko yung event kasi, yung wedding kasi, para sa akin, ang hirap. Ang hirap, no? Yes, ang hirap. Ano, walang ano, intention pumasok. Kasi ang career ko talaga, gusto ano, ipagputuloy yung trabaho ko sa IT. Kaya lang, yung simula nag-photography ko, parang nasa isip ko, parang ayoko na, parang gusto ko na mag-quit sa, ano, sa... Corporate. Mm-hmm. Pero, that time pa yun, nasa corporate pa rin ako. Tapos na-introduce sa'yo yung wedding. Sino ba mga influences mo? Bakit ka nag-photography? Yun, so una sa lahat yung isa, yun, si George Tapan with the Nikon. Okay. Nikon, ano, si George Tapan kasi malik sa ano siya? Travel. Anong genre ba niya? Travel and documentary. Ah, travel and documentary. Pero hindi ka naman nag-travel and documentary sa church, di ba? Kasi nga, puro events ng church eh. So, pero looking up to him na, nakikita mo na siya, tinitingnan mo na. Yes, kasi ano, sa mga plano ko na, ano, yung mag-photography ko, yung dumayo ko sa Miami, umasya ko sa ibang lugar para mag-shoot ng video. So plano mo na siya? Yes, nasa plano ko na yun talaga. Kasi ang hobby ko talaga, gusto mag-travel. So hindi lang siya nag-materialize, kasi nga, working ka pa. Tapos pangalawa, and then na-introduce sa'yo yung events. Yes. Tama. Yes. With Sir Michael Pacho, di ba? Yes. And then, ano, si Sir Michael Pacho yun. Kasi, di ba, pag dati may mga events ano, sa Nikon Pilipinas, and then, doon ko nagkaroon ng mga kaibigan, doon tayo nag-start na, ano, yung magkaroon ng samahan, di ba? Isa sa mga nakakami sa, ano, sa Nikon Pilipinas, so shoutout dyan kay Sir Pacholo, yun, ng Nikon Pilipinas, thank you so much. Yan. Yun. And doon ko na nakilala ng ibang mga kaibigan. Nikonista. Yes, mga Nikonista yan. Di tayo nakita doon, ano? Di tayo nakita. Or ano, baka nagkita tayo pero di tayo nakita. Ang dami kasi, lalo na event eh. Yung photo walk nila sa ano, sumama ko eh. Di ako sumama. May ako. May t-shirt na dilaw. Yun. So, yun. Ito so, na. Tuloy-tuloy ka na sa events. Yun, tuloy-tuloy sa events pero nasa work pa rin ako. So, kumbaga, tumatanggap ako ng event, makakakilala ko lang.
Kasi ano, ang last word ko is sa 2016 pa. Oh, okay. Yun, kasi ano ang word ko, pinaka last word ko, which is yung ano, yung pagiging ano, IT staff, kasi IT ang course ko para may experience. Yun, IT staff, tapos more on fieldworks, kasi gusto ko mas trip ko yung fieldworks kasi travel. Mm-hmm. Kaya lang, hindi ako na-enjoy. Gusto mo talaga is travel. Mm. So, what made you decide from, bagay nag-events ka pa rin, to go into, yun na, yung vlogging or documentary. What is that transition ba? So, yung ano, yung pagpasok sa pagiging vlog, yes, una sa lahat ay, mga bandang 2017, 2018, so, yun, medyo paustong na yung ano yung pagpa-vlog. So, uso pa yung vlog, di pa uso yung totoong influencer, di katulad ngayon. Yung mga kasabay ni ano ni Kong TV. Mm. One of the lodi ng ano ng content creator. Yeah, mga influencers. Yun yung pinaka OG si Kong sa Kong TV. Yun. Di ko pinapat ko sa yung Jamish eh, pero mas pinapat ko sila Kong TV. Mm. Kasi dati ano medyo may mga kasi batas ang anxiety attack ko eh. Mm. Yes, kasi napaka ano ang risk batas ang risk ng anxiety and depression kasi ako kaya does it help you? Nakakatulong sa'yo, no? Yes, totoo kasi ano may emotional tao ako. Mm. Yes, may well, actually parehas tayo. May emotional tao ako kasi marami akong naranasan nung bata pa ako. Dahil naranasan ko mabuti ano, binuli nila ako ng mga kaklase ko, naranasan ko yung ano, yung nung bata pa ako, hiwalay yung magulang ko. Mm-hmm. Separate sila. So same yun. Tayo, same lang. Kasi separate din ako eh. Pero yun nga, it helps you. Kumbaga nagiging buhos ng anxiety mo, ng stress mo, yung nakakagawa ka ng sarili mong craft. Kaya ka nagpunta dun sa ano? Yes, parang ganyan, pamunta na ako. Kasi ang unang kong ginagawa ko yun sa pag-vlog is, yung wala nga, trip ko lang. Daily life mo lang. Kung ano parang gano'n na nga, daily life. Kasi gusto yung trip lang. Kasi hindi pong ano lang, yung go with the vlog. Hindi pa ako buwapasok sa mismong documentary. Kasi gusto yung ano, mayroon akong memorable na ano mong pinupuntahan ko. Di pa ako pumapasok nun, pero ano lang, yung parang parang ano, ano yung mga activity ngayon? When was this that you started to travel? Actually, matagal na ako ano, nagte-travel pero photo pa lang ako. So, okay. Hilig mo na talaga siya. Yes, photo. So, siguro mga bandang 2014, 2015 kasi gusto ko, nagpipicture ako ng mga moments ng tao. Ay, hindi. Nagla-landscape ka. Oh, yes. Nakita ko yung pictures niya, guys. Meron nga pala, no, you print them and then you sell them, di ba? Yes, actually, visit nyo lang yung ano niya, yung gallery niya. Yes, kasi ngayon ko lang siya binibenta, actually, 1-5, isa-isa. Natagal ko lang gusto ibenta yun. Kaya guys, lang wala talagang time, nakakalimutan ko lang. Oo, maganda. Pero, so, that introduces you to travel. And then, paano yung switch? Kasi nagta-travel ka na matagal. Pero sabi mo, gusto mo yung documentary. Pero wala pa yung documentary that time. Yes. So, when, ano ba yung major switch? Bakit? Hindi, simulan ko na itong documentary. Hindi masisimulan itong, gati ko sinisimulan eh. Ito, medyo, magkaroon tayo ng ano, meron tayo yung back, ano? Oh, backstory. Okay, go. Backstory. Okay. Diba, nagpa-vlog ako. So, habang tumatagal, parang sabi ko, parang na-burn out bigla ako. Kasi may emotional na akong tao, di ba? Mm. Sa parang may pumipigil sa akin. Sabi ko, parang anong nangyari? Parang tinatanong sa sarili ko, bakit akong hinto? Kasi di ba tinatamad ako? Or di ba pinapriority ko pa rin yung responsibilities? Kasi nasa event na rin ako, pinasok ko yung event. Kaya iniiwan ko yung corporate. Kaya parang mas gusto ko yung passionate, di ba? Nag-i-ibis ako. Sis, pa-check nga. Check yung time natin, ha? Okay. Yun, kasi yun, medyo konting mga nakabook. So, nag-iisip ako ano yung magandang paraan para makapag-survive, di ba? Ang hirap kasi mag-survive na, na walang kita. Mm-hmm. Yun. Siyempre, ang mindset ko before, bakit ko pinasok ng vlog, isang gusto ko lang kumita, pero parang sumisingin sa akin, bakit gano'ng ang hirap? Diba? Yun. So, sa mga content creators na or sa mga bark na magpasokin yung content, so, wag natin isipin natin yung yung kita. So, parang papasok natin yung kung ikaw yung content creator, papasokin natin na masaya ka sa ginagawa. Masaya ka lang. Yun. Just like me, actually. One day ko lang dinesisyon na simulan to eh. One day? Wow, grabe. Hindi, one day. Ang unang site ko is Monday yung unang interview ko. Sunday ko lang yun. Sunday night, tinawagan ko rin sila, tinawagan ko studio, pwede ka pa, bukas punta kami dyan, mag-interview ko. Ano bang ano natin? Hindi lang, kung ano lang, sige lang.
Tapos, ganun lang. Wow, mabilis lang. Yun yung plano. Kasi, ganun ko lang talaga. Pero ano, medyo nasa ano. Hindi naman matagal na plano. Yun. Diba? Parang nung bumabalik ako sa pagiging ano, content, pagiging vlog kasi may narapano to, oh, siguro kailangan natin ano, international vlogger. Yan, si Nas Daily. Oh, si Nas. Yeah. Yeah, si Nas Daily. Si Nas Daily, ano, yung mga pinapanood ko yung mga video, pinapunta niyo mga yung ano, yung mga kahit anong bansa, within 1 minute. Sabi ko, ano, ang bilib ako sa kanya kasi, eto, alam bakit kung ano, na-inspired ako kay Nas Daily? Ito yung ano, marami nagsasuggestion sa akin na ano, but, ano, yung kasi pinag-usapan namin travel kasi meron kami na collab ako sa photography sa ano sa isang travel agency. Dahil wala akong mga booking. Yun, parang napag-usapan namin ano, may nagsasuggest sa akin na ano na bakit di na lang kaya ano gawin yung ano yung style ni Nas. Nas, oo. Pag total naman nagta-travel ka. Major editing yun, no. Major editing si Nas kasi 1 minute, di ba? Major editing pero ano, pinag-asya kasi ano yung 1 minute. Hindi ko kaya yung 1 minute. Hindi ko kaya. Eh, lalo naman ako. Wala nga akong editing. Hindi ko nga ine-edit to. Dire-diretso lang eh. Yun. So, parang ano nangyari? Ang ginagawa kong video, yung ano, isa, yung nag-start ako sa Kainta, Taytay. Sa anong unang-unang lugar na dinokumentary mo? Kainta. Kainta. Pakalaman yung lugar mo? Hindi. Ang lugar ko talaga, Taytay talaga. Pero, parang ano eh, parang may kakulab kasi ako ng ano, travel agency. Ang suggest niya sa akin is Kainta. Okay, Kainta. Siyempre, ano, sila yung masusunod yun. Susunod ko rin yun. Tapos, after that, Taytay. Oh, pero okay, guys. Guys, maging clear tayo. Ah. Hindi basta-basta yung ginagawa ni Gaines. Kasi, di ba, you do research, di ba? Yes. Kung ano yung, ano ba yung Kainta? Saan ba itong nag, di ba? Kasi documentary ito, yung guys. Hindi yung basta punta lang siya doon. Eh, nasa Kainta kami. Ganito, ganito. Yes, yes, yes. Yes, pero ano, ito talaga. Di ba, not totally to commentary, pero parang in-extend ko rin talaga. Ano, papakita lang. Parang, ang unang isip ko, behind the scenes. So, nandito pa ako sa Kainta. Tapos, ano, mga B-rolls. Parang B-rolls na yun. B-rolls. So, habang tumatagal, so, parang gusto na pasukin niyo ano yung documentary style. Oo, na. So, para may history ka na nung kasi kailan kasi hindi mo basta travel kumbaga step by step tayo. Yun sa ano yung unang documentary na may text or ano mga nag-voiceover ko. Ano yun? Fiesta ng Angono, which is ano Gigantes Festival. Oh, so dito na sa Angono na. Yes. By the way guys, nasa Morong Rizal kami ah. Maraming salamat kay Sir Jed na pinagamit sa atin yung. Yun. So Angono na, yun yung ano. So you did your homework, research. Yes, pero ano, hindi pa ako satisfied kasi bago pa lang ako. Bago pa lang. Yun. Kasi talaga paunti-unti talaga, paunti-unti. Yan. Pero ang maganda, tuloy-tuloy. Yes, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy. Yan, tuloy-tuloy siya, tapos ano, agad sa mapunta ako sa ano, Pampanga kasi papasko na eh. May binuntan ng kaibigan. Yun, may dinodocumentary ako na ano yung meron sa ano, San Fernando, Pampanga. Pero napaka-simpleng ano, simpleng content kasi ano lang, simple content parol yun, lang. Diba? Tama ba? Parol? Parol. Yun, yun. Parol das, festival? Tama ba? Hindi. Lantern. Lantern na yun. Parol pero yun. Hindi lantern festival totally. Pero na-champion ko yung, ano, yung may dumadaan ng parada na ano, along the highway. Oh. Tapos ang ano ang pinagsama kong atake, ano yun, yung may photo. Yun, yung parang may mini-BTS ako, ganito, ganyan, yun. Yun, parang naiya ako sa ano. Nisan, saan, ano. Okay, but in lang ako. Saan mo pinupost yun? That time? Sa ano, Facebook, tapos sa ano ko, sa YouTube ko rin, sinabi ko rin. Kasi titignan ko kung ano yung mas papatok, di ba? At saka isang effort, dalawa yung streaming mo na pwede. Actually, meron pang iba, di ba? Pero at least nagkagamit mo siya dalawa. Yes, dalawa. Kasi parang kailangan pa rin ano, yung backup system. Kasi content creator ka, kasi kailangan mo na backup system. Pero guys, ano, you have to learn din yung Facebook. Yes. Saka yung YouTube, di ba? Lalo na yung algorithm. Oh, kasi yun, hindi ko alam yun, guys. I am starting now. So, namamangha pa ako dun. Pero hindi namin pag-uusapan yun ngayon. Masyadong mahaba yun. Sikreto na lang namin dalawa. Mahaba yun. Papausapan pa ako mamaya. Hingi kami ng mga tips. Hold upin ko to. Pero, yun nga. So, started with the lantern sa Pampanga. Unti-unti. Yes. Di ba, bago sa Pampanga, so mayroon din festival sa Taytay, yung Hamaka Festival. Yun, kasi, ay, tama. Lantern muna, lantern and then January, Coconut Festival in San Pablo, Laguna. Oo, San Pablo. And then, Fiesta ng Taytay. Kasi doon talaga, no? Kasi alam mo baka talaga. What means travel? Okay, nagko-commute ka. Public utility vehicles, right? Yes. O may sakyan ka, may kotse ka, may More on commute.
Meron ano, commute ko kasi mas maganda no, mas feel mo. Mas feel ko kasi ano yung pagiging local. Mm. Pero sometimes talaga may ano, mayroon kaming dala sa sakyan. Pag may ka-collab. Siguro ganun, pwede ganun. No, pag may ka-collab. Yes. So, okay, putulin kita diyan. So dahil nasimulan mo na. Sa simula, doon sa unang-unang part na ng mga ng vloggings mo, ng documentaries mo. What hurdles have you run? Ano ba? Ano ba yung mga pagsubok na dinaanan mo that time? Siyempre, meron yan. Hindi naman pwedeng sabihin nila, okay, hindi maganda lahat pinagdaanan ni kids eh. Hindi. Yun. So, yun nga po, ano, madalas akong burnout. Ah, burnout. Burnout, tapos ano, isa sa mga reason kung bakit gusto mag-vlog. Yung reason kung gusto mag-vlog kasi ano, yung daddy ko, sobrang strict to sa akin. Kasi, kasi ano, dati di ako pinapayagan pumunta sa mga malalayang lugar. Mm. Pero kung ano, sabi ko, ba't tikal ko ng ano, ipakita ko yung video na ginagawa ko. So parang, kasi ano eh, di naman pwede ano, although nasa pwede ka pa rin ng magulang, kahit matanda ka na, or ano, kailan pa magpaalam, pero syempre... Uy, wala sa usapan sa atin yan, ha? Culture ng Pilipino yan, ha? Huwag yung ano yan, hindi tayo Amerikano. Yes, yes. Galit yeah. Ako dyan, hindi tayo Amerikano. Kaya tayo minamahal ng mga Amerika, kaya marami nagtitreasure sa culture natin, tas tayo mismo. Hindi natin minamahal yung culture natin. Family-based tayo, guys. Kasi kumbaga sa ano, Pilipinas, family-oriented. O, family-oriented tayo. Be proud. Be proud pa rin. Pero ano, minsan may mga tao din na ano. Although, ano, kasi parang naisip ko pa, ba't di ako pinapayagan kasi panay ako nga na. Pero, kailangan masana yung magulang habang tumatanda. Kasi, balang araw, ano, bubukod na rin ako. Bubukod na rin. Although, di pa ako nakapunta ng Mindanao. Kasi, ang isip ng kasi mga ibang tao dito sa Manila, delikado ang Mindanao. Pero, hindi. Diba din? Hindi. Hindi talaga. Hindi talaga, pero kasi inisip kasi na tao, ano, terorista, ganito, ganyan. Pero, na-inspired ako sa, ano, yung sa vlogger na, ano, nasa Mindanao lagi. Pero, hindi delikado kasi, mas delikado pa rin sa Manila kaysa sa Mindanao, diba? Kahit saan naman eh. Pero, kahit saan, safe ka pa rin eh. It's up to you eh. Yun. So, totoo lang. Yun. Tsaka, yun ang purpose ko, bad gusto kong, ano, i-content yung mga per location kasi, alam niyo ano, tourism, bukod pa sa ano, yung pag-promote ng mga bawat lugar, tapos mga profile lang ano, ng bawat bayan, kasi maganda yung ano, yung sarili mo rin, kasi, kaya tumatak sa isip ko, be yourself pa rin. Kasi ikaw, ako to eh. Tama nga. Eh, yun nga yung segment natin eh, kaya nga in-interview ko to eh. Kasi totoong tao ko eh. Yes. Ay hindi ka nakasalalay dun sa may persona ka ng Facebook, may hindi. Actually guys, namimili rin tayo ng guest natin dito. Pinipili natin syempre. Yun yung pamagat natin, ikaw, ako, totoong tao. Kaya I'm being real lang. Pero yes. Nag-ano lang ako dito kasi kayo talaga yung main point. So from there, you travel. So for how many years na yun nangyayari? So nag-start ako na ano, 'di ba? Around 2014-2015 kasi di ba ako nagba-vlog noon kasi ang nagkukuha ng mga ano, mga landscape, mga so, landscape na lugar. Pero yun, you travel na, di ba? You travel. Minsan sumasama ko sa pastor namin kasi yun ang time na first time pumunta ng Bicol. Kasi bumibisita sila. Oh, bumibisita. Bumibisita si pastor, di ba? With Pastor Mar. Hindi, Pastor Doming. Si Pastor Doming. Pero hindi niyo kasama si Pastor Mar? Hindi. Kasi si Pastor Mar, umiikot talaga yan. Pero, kahit sa Saudi, umiikot eh. Pero siya kasi, no, si Pastor Doming, may ako siya ang Bicol that time yun. Ah, okay. Sabi ko, ano, sige. Pastor, ano, samahan kita. Drive yun, no? Driving yun. Hindi, road trip. Commute kami. Commute! Talaga? Commute. Pastor Domi, napakasipag, ano? Yun, dati yun, kasi ano, siya may edad na ngayon eh. Yun, dun ko na nakuha na, no, yung kumuha ng litrato. Yun ang first time ko nakita ko yung mount ba yun. 2017, way back to 2017 yun. Oh, how? Okay. Cut lang tayo ng konti. What did you feel? Nakita mo yung mayon? Sabi ko, nagmamangha ako. Siyempre, super magnificent, di ba? Oo, kasi doon mo talaga nakikita ng creation ng ano, ng ako, Brad, I came from Bicol. Pero, how many years ako hindi naka-uwi? Diba? Siguro. Tapos yung makikita mo yung, kasi tuwing dadaan ako ng Mayon gabi, kasi I'm from Matnog eh. Kailangan 6 a.m. nasa Matnog kami. So, gabi yun. Eh. Nung unang-una ko nakita yung Mayon, Brad, alam mo, nagpasalamat ako sa Panginoon. Promise talaga. Super majestic to. Ang liit-liit ko pala. Oo, sabi ko, maganda. Nakuha ko yung litrato, yung ano, yung may, ano, magma, yun. Tapos ang pinos ko, ang dami nag, ano, sa akin. Ang dami nag, ano, nag-re-react. Yun, yung one of my best portrait ng landscape, magma, yun. 2017. That's just 2017. Yun, big advantage yun.
Yun. So when was the seriousness na, kumbaga, kasi dati nag-travel ka, photo, and then pinasok mo yung, wala, nag-live ka lang, di ba, nag-video ka lang, and then inaaral mo na yung ano ng history ng ganito, mga festival, kumbaga, nagiging documentary na unti-unti, yes. Hindi mabilisan to guys, ha? Hindi siya hindi mabilisan, ha? So, when was the time na you decided, hindi, hindi documentary ko na, when was that? And what city? Yung documentary talaga? Yung ginawa mo na. Yun, di ba, no, di ba, gaya na binanggit ko kanina, yung may konti-konti isa. Angono. Yun, Angono, then San Pablo, Laguna, hindi, Pampanga muna, then San Pablo. San Pablo. And then Taytay, and then dederecho kasi sulit-sulit yung mga travel ko. Kasi yung ibang travel ko, which is yung, pumunta ako sa mga, ano, sa mga wedding, kasi may nagsusot ako ng wedding na, ano, sa probinsya na. Yun, tapos may mga, may nag-invite din sa akin na ano yung magkaroon ng parang conference sa mga social media sa San Square Land sa ano Patangas, hindi sabi ko hindi documentary ko na. Punta ka na doon, di ba? Yun, eto yung cover mo na. Yun, tsaka isa pa, isa sa mga best memorable ko para sa akin yung May 2019 pumunta that time, di ko hindi not May 2019 ano nung May ano pumunta ako na ano, Lukban Quezon. Lukban, Quezon, tapos marami akong pinuntahan, ano, Catanduanes, yun, dahil may mga shoot akong wedding. Catanduanes, tapos Bicol na. Bumalik ang Bicol, source to gone, kasi mga wedding. Wedding, ano, may week ko sa studio, ano, from Catanduanes, tapos kinabukasan. Ito yung, ano, ito yung, ano, tuhog na travel. So, yung get-me point ko is tuhog na travel. So, yun, nag-start ako dun sa, ano, Catanduanes. Catanduanes, tapos, dapat ano eh may na-schedule ako na ano ng isang event sa ano sa Mandaluyong. Pero ang plano ko talaga diretso sa ano sa Source Code. Pero sabi ko sa studio no, sige no, pauwi muna ako kasi ano kakilala ko kasi ano yung studio or couple o yung studio owner. Then yung kakilala ko kasi ano yung isang ano event sa Mandaluyong. Oh, okay. Kaya gusto sana kailangan ano, umuwi ka. Parang gusto mo umuwi. Pero yun sana yung ano yung orders ko sana pero kasi ano, mayroon akong gusto puntahan. After naman Mandaluyong, pupunta naman ako, ano. Parada ng lechon sa Balayan, Batangas. Yun! Balayan, Batangas, tapos after ng Balayan, Batangas, kinabukasan Pampanga. Pampanga. Ano, grabe! May kinoveron naman ako na, ano, may sinut naman ako na, ano, na inaanak ko. Ah, okay. Na libre. Kasi, ano, ang ganda ng lugar. Sabi ko, may suggestion ako. Doon sa may ano isang ano stress-free flight doon sa ano sa isang bayan sa Pampanga. Tapos kinabukasan, babalik ako ng Bicol, Sorsogon na. Grabe. Grabe, Brad. Grabe na kayahanan mo 'yun. Oh, actually ano nagano muna ako, Sorsogon muna ako for ano before pumunta ako na Batangas. Ang maganda doon kasi may mga freelance work ka. 'Yun. So yung mga lakad mo na 'yun, meron doon may mga kita. At the same time, makakapag vlog ka pa, di ba? Yun, ganun talaga. Ang tawag dyan, ano, take advantage. Kasi kailangan mong pagbutin yung ano. Kasi kailangan mo na talaga na ano eh. Nandun ka na eh. Kailangan mo pa rin ano, i-documentary. Although, ano, parang ano, hinati ko yung ano, yung work ko. Tapos, ano, pag free time, sige, video. Content. Birol-birol lang. Birol, content. Pwede ka naman mag voiceover na lang. Voiceover na lang. Kasi matas ako voiceover. 35% yung sarili ko, nagsasalita ako kasi medyo utol-utolong pa rin ako magsalita pag nasa harap ako ng camera kasi oh, ikaw yan eh. Oo, oh, kasi ikaw yan eh, di ba? Ako to. Yun ang mamahalin mo sa isang tao pag nakita mo kung sino siya eh. Hindi naman dahil ito lang ang facade niya or ito lang yung Facebook account niya. Mas mamahalin mo yung tao kung sino siya. Tat na? Yeah. Or ano? Ah, okay lang. Okay. So, yun, di ba? Tama yun, di ba? Totoo, mas mamahalin mo yung tao pag mas pre-reset niya yung, hindi, ito ako eh. Diba? So mas maganda 'yun eh. Mas maganda. Mas ire-respect ka actually ng tao pag nakikita nila kahit na nasa social media ka. Ito ka, pinipresent mo 'yung sarili mo. Yes. And then kamusta naman? How does that transition to you talking to local governments ba? May mga nag-reach out na ba ng mga sabi mo kanina may travel agencies? Kasi nga you do travels eh. Yes, and yung travel agency, may ganun. Yun, habang nasa ano pa ako sa travel agency, yun. Yung travel agency, yung Kalupibida travel agency, nakapagpunta ako na, no, part ng Rizal, and then Baguio. Yun yung sa Baguio, yun yung first time ko pumunta ng Panagbenya.
Ah, panagbenga to. That's February, no? February 20, Maybach. February 20. Super sikip, no? Oh. Wala madadaanan. Oh. Yung session from Bihira. Super sikip, no? Pero uwi yan. Yun ang malupit kasi, ano, joiner. Kasi, ano, part pa na ng joiner. Ah, oo, joiner. And okay. Nagkaroon din yung mga nakakaalam dyan, yung mga travel joiners, okay. Yun, so habang tumatagal din, ano, may mga gusto makipag-collab, yun. Kasi gusto mong maroon dokumentary din, yun. Tapos ano, may nag-invite sa akin, ano, babalik ako ng Balayan. Balayan, Batangas, kasi may nag-invite sa akin na isa sa mga content creator na na-meet ko before. Mm-hmm. Yun, sa, which is sa Balayan, Batangas. Yun, nag-feature ako ng mga tao. Nag-feature ako ng mga ano, mga local artists. Doon ko pinaposure ko yung ano, yung mga content ko. So, hindi lang basta abasa tourism. So, why not to content ko yung mga local artists or local artists na. Yeah. That's nice kasi ang laki no, ang lawak eh. Ang lawak ng scope eh kung tutuusin eh, kung titingnan mo, 'di ba? Kasi ano, kung why do I like to promote local artists kasi una sa lahat, hindi kilala ng buong Pilipinas. Pero may social media tayo. Ang kilala lang sa mga nila, taga doon lang. Mm-hmm. Why not to promote to isama ko sila sa content? Mm-hmm. That's nice. Kasi sabi ko, ang ganda ng mga, galing mga artist doon na ano, malulupit. Sabi ko, ano, parang dahil pa na, ano, buong Pilipinas eh. Yun, kasi kailangan maging proud tayo kung saan probinsya na nag-stay or saan ka bayan ang pinagmula, di ba? Kailangan mo parang yun, ipang malaki. So, ano? So, you're doing that for how many years na? Yun. So, nag-start ako from 2019. Yun, 2019. Tapos nag-lockdown. Yun. Parang ganun na nga yun. So, isa sa mga favorite ko ano, content na ginawa ko, yung ano, isang matanda na nagbabayolin. Actually, yun ang susunod ko tatanoy. Kung ano yung paborito mong content eh. Okay. Yun. So, I was in ano, Lucena City. Lucena. Pero ang, alam mo ngayon din. Before COVID to. Yes, before COVID, 2019 pa yun. So, meron akong pinuntahan festival in Lucena City. Mm. Yun, kasi yung focus ko muna, ano, ang listahan ko talaga is festival, which is ano, Yugyugan Festival, Water Festival ng Quezon Province. Oh, black lang kita. Ano pang gamit mo nun? It was the 5100. Ito, ang mas prepare ko, ito ang gamit ko, yung 7200. Kasi ayoko... Pero from 5100, so nag-transition ka na to... Nagpalit ka na. 7200, which is ito yun. Oo, ito na yun. Itong ginagamit kong, ano, minsan pang balas mga vlog. Ito na siya. Kasi wala pa akong, ano, wala pa akong full frame that time. Ay, hindi naman, okay lang eh. Basta ito yun, from 5100 yun, di ba? Yes, 5100, naging ano, 7200. So, ayun na yung gamit mo. Yes. The favorite, ano, content is the violin sa? Lucena, okay, go. Tuloy tayo doon. Actually, ito, wala talaga sa plano ko yung i-content yung matandang violin. Pero, sabi ko, ba't sayang, sabi ko, ang ganda, napahinto kami. Kasi sabi ko, naging street photography ako sa, ano, sa Lucena. Napahinto ako dahil sa matandang ano, nag-violin. Ah, nasa street siya? Nasa street. On the spot. Wala sa plano. As in, on the spot. Kasi, ang ganda na ano, ng story eh. Oo. Napakaganda ng story. Actually, lahat ng tao may story eh. Pagbibigyan mo lang talaga for them to tell their story. Well, sabi ko, pumasok sa isip ko, why not to content ko yung ano yung isang matanda doon in Lucena City. Kasi mas gusto ko yung ano yung passion niya eh. Why not to promote? Kasi gusto ko ipakita yung ano the local na ginagawa niya sa kalsada. Kasi may story eh. Kasi may inspired ng mga tao na mananood. Kasi sa mundo tayo ng social media, binanggit pa nga sa akin na ano yung matanda sa akin is maraming naging feature pero mga estudyante. Ang ano, bihiran daw ma-feature yung mga vlogger, isa na ako doon. Kasi, so yung may feature na ano eh. Sige, ano, pakita natin ano, yung local. Yun, pinos ko. And then, may ano, siya may nanonood din. May mga nagko-comment din. Yun, kasi di wala sa distance ko talaga yung, ano, yung i-content yan. Pero, sa ko, nakakataba ng puso. Why? Kasi matanda na eh. Kasi gusto ko i-content. Oo, yun ang importante. Sabi ko, I have a conviction to content them. At saka unang-una kasi, iba kasi, iba si Gids kasi, guys. Iba si Gids kasi, unang-una, he started sa church eh. So, parehas kami. Started sa church. So, ibig sabihin, unang-una, may puso itong tao eh. So, hindi ko naman sinabing may puso yung iba, walang puso yung iba. Pero kayo ang mag-decide, napapanood nyo naman, guys. Yes. Kasi ito iba eh. Unang-una, kikita mo naman, he loves what he's doing.
And then, nandun yung heart niya dun sa ginagawa niya. At yung ginagawa niya, nakakatulong sa kanya. Dapat guys, may matututunan tayo guys, lalo na yung mga kabataan ngayon. Dapat na yung natututunan tayo sa mga taong kagaya ni Sir Gates. So yun, tuloy-tuloy nakita mo na ano ka na, may conviction ka na, hey, kailangan ko yung story, pakita mo. So in-interview mo on ba siya? As in on the spot. Huh? As in on the spot, pero ano, medyo hindi pa akong improvement na ano, mag-voiceover. Parang binabasa ko, ito yun, binabasa ko na yung script eh, na ano, pabasa. Pero sabi ko, ano, habang tumatagal, ano, improve na pa rin yun. Oo naman, totoo naman yun eh. Diba? So, tuloy-tuloy naman i-interprove naman yun eh. Yun, so back to the story of the, ano, yung matanda, yun. Parang nakaka-proud din. Tapos binigyan namin ano, pagkain. Hati kami ng kasama ko. Yun, binigyan namin pagkain. Kasi, ang ano, di naman summer that time, pero ano yun eh. August yun eh. Kasi medyo tagulan yun eh. So, pandemic, what happened? Pandemic, what happened? Ano nangyari? So, ano, fast forward na tayo sa pandemic. Yeah. Marami na ako na-fission nung pandemic. So, ang talaga? Hindi ka ba nag-stop nung pandemic? Hindi ka napigilan? Actually, nag-stop talaga ako. Pero ang ginawa ko, ano, tinapos ko na yung mga pending. Pendings? Oo. Oh, may oras ka na. First time. Kasi time ano, out. Yung pagpasok ng 2020, marami na akong events noon. First time out. Kasi nung ano yung pagdating ano 2020, marami nagbubuk sa akin ano ng mga events. Yun, yung mga weddings na kasi marami nakaplano. Kung hindi nang nangyari pandemic, marami akong naka-set ng plano. Pangasinan, Quezon Province, Camarines Norte. Wala. So, pandemic na nga. Pandemic happened. So, backlogs ka. Oh, pero ito, bago mag-pandemic, napag-content pa ako sa ano, Ilocos Norte kasi may plane na pa ako doon. Sinabi ko na din content. And then, Tarlac. What of the best of content, Tarlac? Buti pa ito nag... Marami na punta. Mas marami pa sa akin na punta. Marami naman. Hindi ba sa marami pera, ano, yung mga... Marami budget. Yung mga nagpag-ipon ko sa event, may na ito, ano, sabi ko, happiness pa rin. Oo. Basta yun ang main goal, guys. Pag naging main goal mo yung pera, at di ka na masaya, promise. Huwag yun ang hintayin. Yeah, sabi ko, ano... So, nakapag-ikot pa, nakapag-tarla ka pa, nakapag... Di ba na pandemic? Alam niyo mga festival sa Tarlac, yung ano, 2020? Yan yung ano, yung almost 1 week before the lockdown. Ah! So that was March? Yes. Or February. Kasi alam ko March 3. March 5, 15 na lockdown. Oo. Oh. Nakapagpangasin na ako. So, yun. Kasi ano? Ako tambay sa bahay. May pinature yung... Tsaka ano, may naka-feature na ako na ng iba't mga local people. Pero hindi, dun sa vlog mo, may stock ka na. May stock footage ka na. Yes. Kasi, syempre, alam mo, magpuputol ka. Pero naubusan ka ba? Ano, sorry Gids, pina-password natin na konti. Ha? So, pero dun nga, when lockdowns happen, backlogs ka, so, pinatapos mo yung backlogs mo, may ipon ka pang films, di ba? From your documentaries. Yes. So, natapos mo lahat. Alam mo, naubos ko. Naubos mo. And then, na-post lahat. Yes. So, what happened? Kasi mawawalan ka nun, tama ba? Ang lockdown natin is 2 years ata eh. Yes. So, ano, ito. Diba, lockdown. Sobrang stressful ang lockdown. Yun ang gusto kong malaman eh. Kasi pinagdaanan ng lahat to eh. Yes, okay. Pinagdaanan ng lahat to. So, how did you cope with that? Kasi ano, gusto ko talaga lumabas talaga. Kaya lang ano, bawal. Napaka-delikado. So, napaka-delikado. Bawal at delikado. Kasi gusto ko lumabas. Kasi alam ko pwede ko sa bahay. Nakaranas ako, nakulong ako sa bahay. Mga 2-3 months ako nakukulong. No, diba? Anong gagawin? Kami, games. Video games. Alam mo ang ginawa ko? Yun, so naghahanap ako ng bros ako ng mga ano. Hindi, nag-video games ka, diba? Oo, nag-video games. Hindi na. Live stream. Hindi so, ako nag-live stream. Video games lang talaga. Okay, so balik tayo dun sa ginagawa natin yung during lockdown. Oo. Di ba, wala na tayong events kasi saan tayo kukuha ng pera? Wala. Hindi wala. Pero bawal. Paano yung documentaries mo? Laglag, ubos na rin. Buti nga naalala ko yung ano, last na kinocontent ko before the lockdown? Cavite. Pero, 1 day before the lockdown. Ah, so malapit na malapit. Oo. Dulong dulo. Kasi, pwede. May kinontent ako ng isang ano MC from the South. Batin ko lang. Ano ba yung posting mo once a week? Depende kasi depende sa ano. Mas gusto ko nga ano yung marami akong pinupost. Pero that time tinipid mo.
Parang kasi ganun na nga. Hindi mo alam eh, 'di ba? Lockdown eh. Hindi naman nakalagay na okay 2 years to, okay 1 year. Hindi natin alam eh. 'Di ba? Kung hanggang kailan eh, 'di ba? Yes, alam mo ang ginagawa ko nung lockdown. So nag-browse ako ng mga ano, yung mga nasa page, 'di ba? Doon nang lalabasan ng mga vlogger. Mm. Mga content, gusto maging content creator. So, sinalan niya ako sa GC. So, nagpakilala. Yun, sinalan kami sa GC. I mean, ganito, ganyan. Mm. So, nagpapakilala ako. Tapos, since wala naman tayo ginagawa nung during lockdown, hindi nagano kami. Nagpa-games kami just sa GC. Kasi virtual. Mm. Kasi meron ko siya sinama, ano, may pinasok ko dun sa ano, pumasok ko, ano, Vloggers Philippines. Ayun, that time nakapasok ko sa Vloggers Philippines. Yes, Vloggers Philippines. And doon ko nag-start ng bagong kakilala na mga content creators. Content creator. Yun. So, yun na yun. Mm-hmm. Yun na yung nagkaroon ka na ng mga kasamahan that helps you, di ba? Boost you up, di ba? Alalayan ka sa mga downtime. So, wala talaga content ng ano, ng lockdown. Wala talaga content. Ang ginagawa namin, ano, sayaw-sayaw. Tapos nagpa-games pa. Sabi ko, nakakatawa yung games kasi ang dating nyo yun, ano, yung, alam yung ano sa mga kiddie party, yung ano, Bring Me Game. Oh, Bring Me sa on-cam. Oh, sa on-cam. Alam ko yun, nalaro ko rin yun. Bring Me on-cam. Bring Me on game and Bring Me na sa ano, sa on-cam. Yun ano yun, yun ang pinaka, ano, best memorable kasi doon kami nagkakilala from different provinces. Oh. Kasi mga different places sa mga content creators kasi mga nag-stack up. So, ang ginagawa namin para di na ma-depress kasi minun sa mga sa member ng JC is yung ano yun? Not totally psychologist pero parang siyang HR. Hmm. Mas matas pa sa HR. Ganun. And we are playing games para siyang nagli-lead. Siya nagli-lead. Oh. Kasi alam niya yun eh. Alam niya yun, di ba? Yun. So, ano nangyari? So, abang tumatag, syempre ano, ayoko nang magbanggit na ano yung mga negative things. So, doon tayo pa rin sa ano, socialize muna pa rin ako. Mas focus sa socialize and then lumipat ako sa ibang group for some reasons. Mm. Yun. Pero di nag-work yung group na yun. Lumipat ako. So balik tayo doon sa group na ano yung hindi kami na nag-work ano. Yung ginagawa namin gumawa kami na ano, mga games tapos ano nag-posting ano tapos nagpakilala ba sa sabi ko, so that's the lockdown that happened, no? So, yes, kaya na pang nangyayari lang. Yes, tapos ano, that, yung sinama ko sa ano sa subgroup, ano, tinuruan na kami na mag-live stream kasi, ano, ang hirap talaga yung mod, kasi di pa ako monetize. Alam mo kung ang subscribers ko noon sa YouTube, nasa less than 300 pa lang ako. Ako nga, 28 eh. 5 minutes, sige. 28, sige, kaya. Yun. Card, ilan yung card? Sis, ilan yung card? 6 minutes? Okay, sige. Palit tayo. So, papalit tayo. So, di ba sa YouTube? Kasi syempre, ang hirap talaga monetize. Why not to do live streaming? So, yun, na-introduce ka sa live stream. Yes, so, nag-live stream ka? Nagpaturo kasi nagtanong-tanong ko, paano po ganito ganyan? OBS? Una OBS. Kasi ano, ako nag-operate din sa church. OBS na sa church, okay. Yes, natutunan ko rin yung OBS kasi self-study ko lang yun. Mm. Yun yung self-study, sinubukan ko sa ano sa online, sa YouTube. Kasi gusto ko yung ano, umakat yung ano. Kasi ang hirap talaga habulin yung requirements na ano ng watch hours saka sa ano, bago pumas ng video. Kasi ang hirap talaga. Yun. Actually, hindi ko pa alam yan eh. Basta post lang ako ng post eh. Yun. Kasi ginagawa, tinanong sa amin ano, mag-premiere daw ako, ganito ganyan, tapos mag-live stream daw ako hanggang mapuno ko yung ano, yung watch hour. So what happened ba? Okay, kasi nga yun, tinarget mo, ano yung nila live stream mo? That time. Dati ano may galing segment ano. Pakilala lang about myself. Ganun. Mm. About myself. So parang vlog din siya pero live stream. And then may mga nagtatanong. Yes. Sagutin mo, kwento pa ganun, di ba? Manong kwento, anong meron sa akin? Yun. Pero nag-live stream ka ng games, di ba? Oh, nag-live stream, wala namang magagawa. So yun na yun. Nag-live stream ka ng games. So lahat, it's all about live streams. Tuloy-tuloy hanggang matapos, hanggang magbukas ulit. Yun. Para ganun nga yun. Yun. Kumbaga ano yun, tuloy-tuloy yun. Pero ano, wala akong gagawa kasi gusto mo. Wala akong magawa eh. Hmm. So, when you decided na, nag-open na. Nag-open na ba? Labas sa kakagad? Hindi naman. Di ba? So, when you decided na, okay, safe na. Okay, okay na sa family. Safe na, tuloy ko na ulit.
Yun, ito, 2020 pa rin yun kasi alam mo sa totoo lang kasi pag nagkaroon ng virtual events kasi parang gusto sabi ka nang lumabas. Para ma-meet mo siya. Yun, 'di ba natutuwa mag-live stream? Yun, tapos habang tumatagal 'di ba nagkaroon din mga friendship kasi sa online. Yun, medyo paluwag ng restrictions so pwede na lumabas noon. Pero that time yun, kailan pa rin nakano face mask tapos nakano ba? Yun ang ano, naka-visit na ano eh. Ang hirap huminga. Face shield pa. Old face shield pa. Pero wala, kailangan talaga eh, di ba? Alam mo naman, kailangan talaga natin yun. Wala tayong no choice dun eh. Yun, nag-face shield pa ako kasi gusto ko talaga lumabas. Nabis ko na lumabas. Yun. Parang lumabas ako na first time ko lumabas ng buwan, nag-bashan ako sa Cavite noon. May mga bandang May. Tapos babalik ako uwi ako ng date na after na 1 month. Kasi doon pa nakatira mami ko dati sa Cavite kasi wala siya na ngayon. Yun. Kaya nagsayo sa Kainta dati sa ngayon. Yun. So tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy. Nag-start ako yung makipag-meet sa virtual friends. Oh, virtual friends. Mga July 2020. Sabi ko open na noon pero with face mask and face shield. Oo. Konti lang lalabas. Tsaka sobrang konti pa ng tao. Saan yun? Sa Cubao. Sa Cubao, okay. Sige, karamihan mga kaibigan ko nasa Cubao eh. Oo. Sabi ko hi, namiss ko. Sabi ko kinakabahan ako, anong sasabihin ko sa Kasi nagbablog pa kami eh. Sasabihin ko sa kakilala ko, hi! Nagkaway lang ako. Parang nakakayan din kasi noon. Parang nakakayan na mga bagong kilala. Sige, go with it. Kasi sobrang excited ako. Yun. Dalawang kaibigan kasi babae. Magkaibigan talaga sila. Yun. Parang na-miss ko na yung isa. Yun. Di ba na-miss? First meet up in personal, face-to-face. After nung lockdown, Yun. Tapos sumunod ng ilang buwan, nagkita kami. Parang konting collab, ganito-ganyan, yun. Kasi pwede na ako mag-shoot ng wedding noon. Kasi ang first time ko mag-shoot ng wedding, mga bandang July na. After nung lockdown? Yun. After lockdown. Level 4 pa rin eh. Level 4 pa rin. Intimate yun. I think 10, di ba? 10, pinapayagan 10, 15, di ba? So, very intimate yung wedding nun. Sa pa yun eh. Doon sa simbahan doon sa Taytay. Di yun sa mismo simbahan na Taytay. Sa isang simbahan na doon sa Meralco Village. Taytay. Okay, malapit yun. Alam ko yung Meralco Village. Yung shooting kami. Yun. Tapos, po konti na lang yung mga bisita. May social distancing. Tapos, yun. Tapos, yun. So, din nabas ko. Lang. So, from there. Parang was a month ako nagkaroon ng event. So, yun. Sunod-sunod na yung events. Unang-una, guys, freelance ka kasi, di ba? Freelance photographer siya. So, sa events industry, photographer ka. Yes. Pagdating sa personal, so you do vlog, videographer ka. Yes. At tanong ko lang, do you edit your own craft ba? Ine-edit mo na kasi, di ba, editor ka before eh. So, ikaw nag-e-edit. Yes, yung ako talaga nag-e-edit na kasi mas ganda yung sinusold mo yung flow. So, siya rin nag-e-edit. Kasi, di ba, kasi may mga editors na, di ba? Siyempre. Pero kung... So naman din kasi mag-order din ng editor pero maganda yung yung ako pa rin mag-edit kasi nandun yung flow. Nandun yung istorya. Kasi marami akong gustong mangyari. So after that, so ngayon nag-events ka pa rin, tama? Yes. Events ka pa rin as photographer. Guys, kailangan niyo ng photographer wedding, debut, yes. Birthdays, wes, nandiyan lang sa Kuya Gids. Tapos walang limitation, nakita nyo naman. Kung saan ang talon niyan. Talo pa ako hanggang Metro Manila lang. Kailangan may service pa ako, maarte ako. Pero si Kuya Gids, guys, yung expertise niya, mabibit-bit nyo kahit saan. Yan ang malupit doon, lupit-lupit niyan. Ipinam nga kami sa sa Pangasinan, this coming April eh. Okay, pero ano pa yung plano mo? Ngayong nagbalik na eh, normalized na eh. So ano pa yung plano mo? Ito, ano mo yung plano mong gawin? Ito yung pinaka-exciting part. Okay. The very exciting part, yun. Okay, yung events, tuloy-tuloy yun, pero hindi ko siya, hindi ko siya hinahangad na, ipupuno ko yung sa isang calendar. Kasi, syempre, kailangan pa rin ng alagaan sa sarili, tsaka bigyan mo pa rin ng time na mga pending, tsaka bigyan time na mga gusto natin gawin. Kasi, iba kasi ang stress ng events kaysa yung sarili mong ginagawa. Kasi yung sarili mong ginagawa, masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Yun, kasi tuloy-tuloy kami pa rin yung events. Kasi yun ang kumakuha ng mga source of income. Pag-ipon ng mga gears, tapos pang-ipon pang-travel. Kasi
Yung pag ano, yung sinasabi ng ano, magkagastos ka sa travel, part of the investment, hindi siya tapon. Oo, totoo yun, totoo yun. Hindi tapon ng pera yung guys, hindi tapon ng pera. Hindi tapon, kagaya ng ako, pumunta nga tayo ng Murong eh. Diba? Hindi tapon ng pera. Kasi ang inintindi natin yung ano, resulta. Resulta. Yung resulta, yung masaya. Eh, unang-una, masaya ka. Oo, masaya. Yun na yun eh, masaya ka. Kung magkaroon ng resulta, okay lang, basta masaya ko. That time, ginawa ko yon, masaya ako. Yes, kasi lahat ng ginastos dun sa, ano, sa mga passion ng ginagawa natin, dahil nasa emerging kasi ang social media, lalo na, ano, maangat na kasi ano, ang digital industry natin. So, ang maganda kasi gawin, yun, ako mag-givest talaga ako pera. Kasi marami kasi nagsasabi sa mga negative na ano, bakit ka nung travel na travel, nag-iingit sila sa akin. Kasi, normal yan. Normal ang tao yun, pero hindi nila alam kung ano yung pinaka-purpose ko. Kasi, meron akong niluluto ng mga content kasi, I hope na this month of April, mag-release ako ng season 3 ng travel series. Ah, okay. Travel. Ito yung alam ano, ko, nabanggit mo yan eh. Nabanggit mo yan sa isang ano. So. Yes. Ito yung ano, yung 3.0 travel series. Kasi yung season 2, yung... Kasi yung, alam mo bakit na nun? May backstory kasi bakit na nagkaroon ng season 2. Hmm. Kasi, way back 2019, nanakawan ako ng ano, external drive. And may mga pending content ay nandun. Especially yung ano, yung mga some... When was this? 2019? 2019 ba yun? Yung dito sa may tikling? Hindi. Sa hindi. Nasa, ano? Alam ko yun eh. Hindi, sa ano? Nawala? Nawala. I think sa around Mandaluy or ano, around sa ano, Alongda, ano, Rosario. Along Orte, sabi niyo extension. Naka-UV ako kasi di ko napansin na nalakawan naman ako external drive. Alam ko yun eh, alam ko yun. Nakama siya. Ano, nadukutan. Nadukutan kasi siya. Nabukas yung ano, kasi dalawang external na wala sa akin. Alam mo kung hindi ko na, ano, hindi ko na i-post yung pending na content ng part ng Catanduanes at yung part ng Ilocos. Sure. Yun pa yung malalayo. O huwag kang magalala, babalikan mo naman yan eh. Lalo na ngayon, di ba? Yes. Balikan mo yan. So, alam mo ano, parang baka kasama mo pa ako nun. Eh. Yun, pwede rin, pwede rin. Alam mo ano, eto, alam mo may, so backstory tayo, so forward tayo konti. Kaya ka nagka-season 2? Yes, kaya nag-season 2 ano, before the pandemic pa rin, kasi 2020 nag-start. Ginawa ko siya, yung kaka-start na pala ng lockdown. Mm. Yun, nag-post ako and maraming din na nagustuhan sa content ko. That's yun. Tapos season 3? Yung season 3, ang pagbabalik kasi ito na yung pagbabalik kasi maraming akong pending content na hindi ko na na-post kasi sobrang burnout. Meron pa actually 2 years in the making to. Yes, okay. ulitin ko guys, 2 years in the making kasi hindi ko siya na-burnout talaga ako, hindi ko na nagawa kaagad kasi marami akong siyempre stressful ako, anxiety people ako, person ako. Yun, and napaka-emotional ako kasi gusto ko i-release talaga kasi parang tinatama ng katamaran yun kasi parang nasa isip ko, mindset ko is mag ginagawa ko yung muna yung responsibilities pero this ito yung plano, isa sa mga plano ko, balanse ko yung ano yung pagtanggap ng shoot events and then hindi ko yung ano lang balanse lang kasi although ano mas gusto ko pa rin ano maraming magpapabuko sa akin pero hindi siya ano sunod. Siguro mga ano mga 10 to 15 na events okay na ako sa isang buwan. Yun kontento na ako pero kailangan ko pa rin ano yung mag-give time sa mga ibang gawain kasi meron akong plan na gusto kong magkaroon. Siyempre, hindi lang about sa event, kailangan natin yung gusto natin extra income. Isa sa mga extra income, which is ito, hindi sin-target ko rin mag-monetize. Pero, ang mindset ko, hindi yung focus ako sa pera. Kasi mas focus ako sa ginagawa ko. Oo. Tsaka masaya ka. Masaya. Pinaka-importante, kasi, masaya ka. Kasi kung ano, kung focus kayo sa pera, may stress lalo kayo. Wala. Huwag mo yung stress yung sarili nyo. May stress ka. Kasi lagi mong tatanungin yung sarili mo, ba't hindi ko kaya, ba't hindi ko magawa, bakit... Wala namang patutunguhan yun eh. Ito yung pinakaano, ito yung nakakalungkot sa panahon ngayon. Kasi maraming gumagawa na mga kalokohan kasi nandoon yung easy money. Kasi yun, gumagawa ng content sa hindi sa... Yung views, yung likes, negative ginagawa nila dahil lang doon. Yes. Maraming ano, maraming immune na ano, maraming nababash. Wala pa kailang kung kahit binabash kasi part of engagement. Kasi yun ang mindset nila. Kasi bata, nakilala ka hindi sa negative. Dapat nakilala ka sa positive. Pangit naman din kasi yun, ano yun yung negative eh.
Well, isa sa nagdadala kasi diyan is our faith. Hmm. So we stand on our faith. So hindi namin sinabing ito yung faith namin, pero lahat naman ng tao may faith, di ba? Hmm. So kung ano man yung religion sinasamahan niyo, you stand on your faith kasi yes, para yun pa rin yung alalay niyo pagdating ng dulo, di ba? Kasi like you, I believe. Alam mo 'yan. Hmm. Kasi yun nga, may mga struggles ka. Pero nandun yung faith mo, di ba? So, you stand in your faith. Hindi ka maglulur sa iba na, well, kung gusto mo na, nasa sa inyo yan guys ha, pero sa akin lang, sinasabi ko, kung gusto nyo ng negative content para lang sa likes, then go, kung saan kayo masaya, di ba? Pero sa amin, di ba, hindi, on our faith, hindi namin gagawin yun. Yes, hindi natin, hindi ko talaga gagawin yun. Pero ano, may ginagawa na kayong skit, pero ano, katuwa lang, pero hindi siya agrabyado sa ibang tao. Hmm, sa ibang tao. Yun, meron kasi maraming gustong tumulong kasi nag-start ako umattend ng mga conference ng mga content creators. Kasi, oh, nakikita ko nga yun. Sabi ko, buti pa si Gitsa. Kailan ko kaya? Kasi sa south, from north to the south, kasi may north con, may south con. Hmm. And marami ako, and doon ko namit ang ibang content creators. And then I invited them na, ano, gawin ko ko kayong ano, content, ano, i-feature ko sila. Yun ang ano, matagal ko na plano to eh. Kasi sabi ko nga before, I want to feature local artists. Local artists. Yun. Local content. Pero on their turf. Kumbaga, kung nasaan sila, pupunta mo sila, dun kita i-content. Yes, kasi kailangan mo pa rin ano, yung touch of culture. Oo, oh, culture nila. Kung saan sila nagsimula. Kasi parang kay Nas Daily, kasi si Nas Daily, binubutan niya talaga yung, ano, yung ibang bansa kung saan sila nakatira. Hmm. Ganun din yung i-feature. Kasi yung kultura. Kasi kultura ang ano natin, yung focus natin. Kasi kung mahal mo ng Pilipinas, may not kung gawin ko to sa buong Pilipinas in ano 82 provinces. Mm. Yun, 82 provinces may mga fan niya. So that's upcoming guys. Abangan niyo yan. Abangan niyo yan. So very optimistic tayo na. Kung kaya ng budget, tayo. Kung kaya ng budget, di ba rin kung ano, actually, marami na kami na pagkwentuhan kanina kasi dahil nga hindi naman tayo mayayaman, di ba? So pag nagsama-sama, mas mura, di ba? Tas yes, kanya-kanyang content, pero at least iisa yung goal. Okay, so ito yung future mo. Ngayon, ang tanong doon, ano naman yung may advice mo doon sa mga, alam mo yun, yung nagsisimula sa content creator, ang dami eh. Parang feeling nila kasi ang dali lang eh. Feeling nila, pag nag-post sila, 1 million likes agad or something. Pero the reality guys, sa haba ng pinagkwentuhan natin kay Sir Gids, nakita nyo naman guys kung paano kailangan magpursige ka, kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Mm. Hindi lang dahil sa napilitan ka o dahil sa pera, dahil nakita mo sa ganito, kumikita ng ganito. Hindi ganun ang laban. Hmm. Hindi yun ang totoo eh. Ang totoo, be prepared. Ito yung laban. Kaya dapat, gusto mo yung ginagawa mo. Ano yung mga papayo mo sa kanila? So, yes. Sa totoo lang, ano, kailangan natin, lahat naman tayo ay pwede maging content creator kasi boom na boom talaga ang ano ang paggawa ng mga content, di ba? Yun. So, maraming kasi negativities, yung mga issues. Alam niya siguro yun, kasi maraming, kahit mga skit artista, secretary influencer, nagkaroon ng hidwaan sa bagay sa yun. Ay, ang mapapayo ko sa inyo is, huwag nyo i-focus yung pera. Nice. Mag-focus kayo sa ginagawa. Kasi naranasan ko na ito eh. Kasi naranasan ko yung hirap. Dapat ang mga sinusuportahan mo talaga yung, ano, yung mga content creators, yung mga pinaghirapan, hindi yung sinusuportahan yung ano yung mga kalokohan, tas mga negative, yung tipong ano gusto nila mag-prank or gumawa ng kalokohan para sa views, para nang kumita in the expense of others, no. Nasisira, nasisaktan yung iba. Nasisira, agabyado sa tao, agabyado sa iba. Which is wrong talaga. Yun. Kaya mas maganda yung pinaghirapan ng content creator, yun ang dapat suportahan. And lalo sa mga kabataan, I will advise yun. Hindi masama ano yung gumawa ng TikTok kung ganito lang ganyan. You need to ano share your life story. Hindi yung gumagawa ka ng kalokohan kasi enjoy yun. Although ano good vibes man din yung ano yung mga ganyan, pero hindi natin alam na ano sumasobra naman pala tayo. Hindi natin napapansin. Pero guys, it's not about gears, no. Kasi pwedeng cellphone, you can do it. Yes. Ito ang ginagamit ko kasi tama tong ano magawa ko ng camera eh. Ito kasi built-in ano to, gimbal ito. Oo. So yan yung ginagamit niya ngayon. So, at yun, least handy siya. So ito ang ginagamit ko minsan pag ano, gusto ko sinama. So wala na kayong dahilan. Sabi niyo, hindi, maganda gamit nila kaya nag-start sila. No, you can do it ano, kahit sa cellphone, eh, di ba? Mas maganda nga eh. Kasi nandiyan yung cellphone mo.
Ano muna, hindi ka nasisita ng guard. Oo. Sabay na. Isama yun, yun. Yun ang maganda. Yun ang maganda. Punta ka doon, may dala kang ganito. Bawal po yun dito, professional. Iyak. Pero, ha? Bawal ba to? Ay, ito pwede. Okay, sige, yan na lang. Cellphone na lang. Yun ang relate sa mga photographer dyan. Ano yun, lalo nga sinisita ng mga guard. So, ayun, baka may ano ka pa, baka may invites ka, invite mo sila sa mga upcoming ano mo. Hindi to una, i-interviewin kay Pakita sa mga susunod ah, i-schedule natin. Yung ano, more on personal tayo. Parang introduction lang to. Oh, introduction. Ano, maraming story to, guys. Marami kayong matututunan at mapupulot dito. Pero sa ngayon, medyo hanggang dito na muna tayo. Nagagalit na yung may-ari ng bahay. Ano na nagagalit na sa sergeant? Okay, yung isa, ano, laro na ng laro yung isa, wala nang pakialam sa atin. Okay. Isa natutulog. So, kanya-kanya na yung mga tao dyan sa paligid, guys. Pero, ano na yung ano, invites mo na sila. Ayan, ulitin mo okay yung invites mo para support sa mga channels mo. So, sa ngayon, invite ko kayo sa, ano, sa follow nyo sa akin na kung gusto nyo ano, ng photo video services, GC Images and Creatives, and kung gusto nyo magpapa-photoshoot, Creative Portraits with Gideon ko. Yun. And then, Gate Stories. Yung Gate Stories, bakit Gate Stories? Kasi, dati kasi mahaba pangalan ko kasi wala akong maisip. So, yung Gate Stories, doon yung papasok ng ano, yung mga kwento na about locals, about tourism. So, doon yun. Sa Gate Stories. Yun ang ano, yun ang pinaka-purpose doon. Yun. You can follow Gate Stories, Facebook page, YouTube channel, TikTok, then Instagram. Tapos, abangan yung ano, yung pinaka- 3.0 na travel series kasi travel series. Doon mo malalaman ang totoong kwento. Okay. Yan, abangan niyo yan, guys. Yes. And then gaya na sinabi ko kanina, 'yun, 2 years in the making kasi marami akong ginagawa mga content 'yun. Minsan nga ito isa sa mga naranasan ko, may kinontento ako na isang local from ano, Tarlac. Inabot kami na ano ng madaling araw, busy pageant 'yun. Tapos kinukuhasan na kuwi na ako nung umaga na. So, hindi ko talaga kasi gusto ko yung vlog, sorry. Pero before the pandemic, kaya maganda yung need to support na ano, yung effort. Yun. And ito yung pinakamalupit na content. Travel series 3.0 kasi doon mo talaga yung totoong ilalabas yung totoong story. Okay. Yun, yung mga naranasan ko from 2021 up to now. And may mga upcoming mga local contents yun, may mga na-interview ko. Recently may mga content ako. Actually kanina yung nakita natin sa ano sa McDo, isa sa mga okay. Interview ko. Oh, yung kanina may bumati sa kanya eh na ano, na chicks. Yun sa McDo. So, ayan, nabuhay yung isa diyan, no. Nakarelig na kanina pa yan eh. Ayun, nabuhay ko agad. So, ano, ang isa pang advice lang talaga. Guys, support si ano, si Sir Gage. Yun, isa pang advice talaga, ito nakalimutan ko. So, sige, go. Ginagawa ko is para sa inyo. Hindi, bago kayo mag-judge ng isang tao, so, alam nyo yung muna yung totoong story. Kasi, yeah, yeah. Pag nilabas ko itong ano, yung content nito, magugulat na lang kayo. So, don't judge mga tao. Kasi, hindi nyo na talaga alam yung totoong purpose. Kasi, sabi ko nga, be yourself. Ako to. Yun. Yun naman yung show natin eh. Okay, sandali lang ha, Kuya Gitsa. Okay, pasalamatan muna natin yung mga sponsor natin. Again, the Black Pearl of Imus Cavite, mga pearls per shake yan. Ampucha Milk Tea again from Bacoor Imus, Bacoor Cavite pala yan. Benjot's Resto, Bacoor City again. Yukuni sa may Makati Square, sa Makati and then SM Dasma. Pard's Pizza Pasta sa Lancaster yan. Beacon Cloth Care Laundry. Spread out yan, nationwide. Yung mga magpapalabat yan, meron yan. Paint Bucket Philippines sa Imus. Master Label sa Bacoor. JS Print Shop sa may Quezon City. Digital Darkroom Studio for Sir Ryan. Maraming salamat. Makati City yan kung kailangan yun ng studio. Again, Digital Darkroom Studio. Kenny Sunea Studio nasa Santa Rosa yan. With KS Studio and Prints. So if you want wedding coverage, wedding photography, nasa Santa Rosa guys. Check nyo na lang, Kenny Sunea.
And then, nandun pa rin tayo. Maraming maraming salamat, Cut Film Photography, for your weddings exclusive, ha? For your weddings and debut. Weddings and debut, Cut Film Photography. Ayan, makakapag-serve yan sa inyo. And then, coordination, meron tayo. Fan Glam Wedding and Event Coordinator. Nandyan din yan. I-search nyo na lang. And then, Asher Shot sa Taguig. Photo and video rin yan. Kung nasa Taguig kayo, kailangan nyo ng magko-cover ng events nyo. Nandyan, Asher Shots. And then, maraming maraming salamat uli. As usual, kay Sir Francis of Sunny 16 Lab sa may Quezon City. If you guys film enthusiasts, mayroon, makukuha kayo ng mga film sa kanila. And then, developing, and then, even the medium format. Nandyan lahat yan. And then, maraming maraming sa grupo ko, no, lalo na kay Sir Vic, for heading the Spartans Photography Enthusiast. Again, lahat ng mga sinabi kong sponsors, lahat ng link niya nasa description, pati yung kay Sir Gates, kukunin natin yan, lahat yan nasa description at clickable lahat yan. So, sinabi lang namin, pero lahat yan nasa description. Again, any final words? So, yun nga po, abangan nyo po yung mga content ko. And then, gusto kong magpasalamat sa mga studio owner na kumukuha sa akin ng freelance, yun sa Prime Red Production, JB Photographics, Emotional Style, Doc Creatives, and sa mga iba't ibang mga studio, hindi ko na mabanggit isa-isa kasi marami akong nilalabasan. Yun, thank you so much sa inyo sa pag-support and pagkuha niyo sa akin kasi dahil sa inyo ay nakapag-gawa ng mga travel, napag-ipon ng mga gears. Yes, thank you so much din. And then, ituturi ko yung kwento. So, I would like announce na mabalasan ko na talaga yung pagtanggap ng shoot, pero kung marami man ng mag-shoot ako kung marami ako tanggap sa GC Images and Creatives, kasi nag-i-event din ako, tatanggapin pa rin ako ng clients kahit marami. So, itutulong ko na sa inyo. Yun. Okay. Yun lang po. So, okay, maraming maraming salamat guys. Again, this is Randy, no? Salamat sa pagtunghay sa ating ikaw, ako, totoong tao. Nakita nyo naman, yes. Di ba? Yung totoong tao. Well, yun ang ating programa. Again, paalala lang sa lahat, respect guys. Respect each and everyone. Kagaya ng sinabi ni Sir Gates nung kanina, marami tayong natutunan sa kwento niya at marami din tayong natutunan sa buhay niya. At ang paalala niya guys is, don't judge. It is not our right, it is not our way to judge others. Kasi ang intindihin natin, yung masaya tayo sa sarili natin, di ba? Okay, maraming maraming salamat guys. Respect each and everyone. Lahat ng makakasulubong natin, guys, may matututunan tayo. Yes. Laging paalala ni Kuya Randy yan. Again, ingat pa rin tayo. Nandiyan pa rin yung pandemic. Alam natin yung may mga pinapatupad tayo. Maganda yung mga natutunan natin, mga hygiene, alcohol. Tuloy pa rin natin yan. Ingatan natin yung family natin. Guys, huwag nating burahin yung culture ng Pilipino. Yes. Huwag nating ikahiya yan, di ba? Kasi minamahal tayo ng ibang bansa, ng buong mundo dahil sa culture natin. So, yes. Dapat tayo mismo mahal natin yung culture natin. Family first, guys. Family first. Maraming maraming salamat sa pagtunghay. Maraming maraming salamat din kay Kuya Gids. Yes. Sa pagtanggap sa ating invitation. Saglit na invitation lang yan. Pero alam mo naman, idol. Grabe! Pero pinaninanahan tayo. Oba, sabi niya gano'n. Maraming maraming salamat. Sa susunod, promise guys, gusto ko pa itong ma-interview ng mas malalim. Kasi, mukhang actually, this is Brother of Faith. So, yeah. Brother of Faith kami. So, siguro sa susunod na pagkakataon, dig tayo doon sa iba naman. So, Gids, dig tayo doon sa Brother Faith. Maraming maraming salamat guys. Happy shooting. Tuloy-tuloy lang shooting. Keep safe. Randy here. Bye-bye. Okay, salamat. Ingat kayo. God bless. God bless. Oh, wait lang.